Hi, this is Eldon and welcome dito sa Buhay Canada. Halina't samahan nyo kami sa aming bagong journey and makitravel dito sa Winnipeg, Canada. Good morning and welcome back. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ano ba yung mga importante na dapat nyong gawin pagdating dito sa Canada? Number one, yung pinaka-importante na dapat nyong gawin is to secure yung Manitoba health card ninyo. Ito yung insurance program ng province, ang tawag Manitoba health card. Pero depende sa province na pupuntahan ninyo kasi may iba-ibang tawag ng health plan nila o yung healthcare system nila. So bakit ito importante? Halimbawa, makarating kayo dito. Pagdating nyo, first week ninyo, di pa kayo nakakuha ng health card. At na huwag naman sana, kailangan yung ma-hospital. So, babayaran nyo lahat yun. Pero kung nakakuha na kayo agad, nung Manitoba health card, pag na-hospital kayo, libre lahat. Doctor's fee, diagnostic test, medicine. Ang kailangan mo nalang bilhin is yung home medicine mo. So, yun yung isa sa mga principle ng Manitoba health card, yung comprehensiveness. Pagdating mo rito at permanent resident ka naman, entitled ka na makareceive ng health benefits dito. So, yun yung universality. Isa pa sa principle ng Canada Health Act ng 1984, halimbawa, mawala ka ng trabaho o ma-relocate ka within Canada, still, i-cover pa rin ng Manitoba health card yung health services or hospitalization mo. Within 3 months yun, yung transition time, na kung saan lilipat ka na ibang province. Pero responsibility mo na mag-register ka dun sa province na nilipatan mo. Ano pa, ba't importante itong Manitoba health card? Yung accessibility. Dahil regardless ng income mo, age mo, gender, health status, or geographical location, covered pa rin ng Manitoba health card yun. So wala silang pinipili. At syempre, pinapatakbo ito ng public administration ng province. Yung pangalawa na dapat nyong kuhain is yung SIN, yung Social Insurance Number. So, ano siya, yung 9-digit numbers, kailangan yun kapag mag-apply kayong trabaho, kailangan yun para ma-access nyo yung government programs and benefits, katulad ng student loan, student grant. So, ito na yung pinaka-identity nyo, yung number na to. So, responsibility nyo na ingatan nyo na huwag nyong ibigay kahit kanino yung SIN ninyo. Unless employer or sa government. Kasi uso rito yung identity theft. So minsan, makaka-receive ko yun ng call. Magkapanggap sila na RCMP or yung police dito. Sasabihin na kasama ka sa illegal drugs, sa crime, at kukunin nila yung SIN mo. Pero usually, scam yun. Hindi tumatawag ang RCMP ng ganun usually. Kapadalangan nila ng letter. Or minsan naman, yung sabihin nila sa banko sila na nagamit yung credit card mo, na kailangan nilang kuhanin yung SIN number mo. So, huwag na huwag mong bibigay yun. Pangatlo is to apply GST o yung Goods Services Tax at HST o yung Harmonized Sales Tax. So, ano ba itong mga to? Tax-free credit to na kung saan pabayaran ngayon ng government quarterly. Ito ay para makatulong sa mga individual or families na nasa low income bracket. So, usually, quarterly ang bayad January, April, July, and October. 5th day ng mga month na yun. So, pang-apat na kailangan nyo gawin is to choose a bank na kung saan i-deposit nyo yung settlement funds ninyo at mag-open kayo ng checking account. So, mas maganda kung join kayo ng asawa mo. Tapos, humingi kayo ng void check or yung payroll check kasi kailangan nyo sa trabaho hihingi kayo nun. So, para hindi kayo babalik-balik, magpa-print na kayo nun. Or, sa online, pwede rin nyo naman i-print yun. Ano pa, pwede kayo mag-open ng tax-free savings account. So, pwede kayo magpa-auto-debit ng salary ninyo para makaipong kayo. Usually, once a month lang kayo pwede mag-withdraw sa savings account. Pwede rin kayo kumuha ng plan yung Registered Educational Savings Plan. So, mas maganda kung makakuha kayo agad ng child tax benefit kung may anak na kayo. Doon yung ipapasok yung nakukuha sa government. Kung may anak na kayo, usually $250 to $500. Depende sa income ninyo. Tapos, mag-apply kayo ng credit card. Mas maganda ulit na join kayo ng asawa mo. Mas maganda kung gamitin nyo lagi yung credit card ninyo. Kung mag-grocery kayo, o magpapagasolina, o kung may bibilin man kung ano. Kasi kailangan nyo mag-build ang credit score.
So dito sa Canada, tinitingnan nila yung credit score kapag mag-apply kayo ng home loan, car loan, o business loan. So yan, kailangan nyo mag-build nun. Ang tip ko sa inyo, huwag nyong utilize lahat yung, o i-max out yung credit card ninyo. At least 50% lang. Kung halimbawa, 2,000 ang credit limit ninyo, hanggang 1,000 lang muna yung gamitin nyo. Huwag kayong lalagpas. Kasi masisira ang credit score ninyo nun. So pag may credit card na kayo, siyempre dapat disiplinado kayo. Mas maganda kung iwasan nyo yung tinatawag na rat race, na kung saan yung ibang bagong dating na Pilipino rito is nababaon sa utang. So pag di naman kailangan bilhin, huwag mo na bilhin. At isa pang tip, never miss a payment sa credit card. Kasi bukod dun sa late payment charges, finance charges, ang pinakamasakit pa nun, papangat yung credit score mo. Let's say, bibili ka na ng bahay or car loan. Sa $100, hindi mo agad nabayaran kahit isang araw lang. So, isipin ng banko, ano pa kaya sa 300,000 house loan? So, yun. Kasi dito, pag nasira na yung credit score mo, ma-access nila yun ng within 7 years ng credit report. So, kailangan talaga ingatan yung credit score. So, ano pa? Number 5 is to register Manitoba Start or opportunities for employment. So, dito sa Manitoba Start, tuturuan kayo ng kung paano gumawa ng Canadian resume. So, iba kasi yung Philippine resume sa Canadian resume. Dito sa Canadian resume, maiksi lang. Usually, one page lang. Tapos, direct to the point. Kung ano yung applyan mo, yun lang yung mga isuswet mo na skills or credentials. Oo, mag-apply ka ng sa health. So, yun lang. Tungkol sa health lang ilalagay mo dun. Or, halimbawa, mag-apply ka sa manufacturing. Tungkol sa manufacturing lang. Tapos, ano pa, tuturuan nilang gumawa ng cover letter. So, pag mag-apply ka dito, yun ang hinihingi. Canadian resume sa cover letter. Tapos, i-assess din ng Manitoba Start yung credentials mo para dun sa job matching assessment. So, in short, ihanap ka nila ng trabaho. Basta nasa kanila na yung documents. Saka yung resume na, Canadian resume na nagawa mo. So, ang tip ko lang sa inyo, mag-apply na mag-apply. Halimbawa, sa isang araw, mga 200 applications ka sa Indeed. Imposibleng hindi ka makakuha ng kahit isang interview o trabaho na dun. So, yun ang isang magandang tip sa job hunting. So, number 6 is to apply driver's license. Pagdating nyo rito, pwede naman kayo mag-drive within 3 months. Pwede yung foreign license ninyo. Pero mas maganda kung habang yung within 3 months na yun, paghandaan nyo na yung road test saka yung written test. Yung written exam, 30 items yun, allowed lang kayo na magkaroon ng 6 mistakes yun sa exam na yun. Tapos, mag-book na kayo ng road test. Yung sa written exam, merong PDF book dun sa website ng MPI or yung Manitoba Public Insurance. Tapos, yun, mag-practice test din kayo online, meron din dun. Number 7, kung pagdating nyo dito, balak nyo agad na mag-rent. Usually, ang rent fee dito, mga $700 to $1,500 a month. Ang importante lang, pagka mag-rent kayo, yung contract kailangan nakapangalan sa inyo, sa asawa mo. Kasi nga, yun nga, nag-build nga yun ng credit score. Tapos, same as the credit card, kailangan magbayad kayo ng rent on time. At huwag kayo magbayad ng cash. Gamitin nyo yung check ninyo, and then hingin kayo ng resibo. Kung consider nyo naman na bumili agad ng bahay pagdating nyo dito, ang down payment ng bahay dito is usually mga 5 to 10%. Tapos, ang usually mortgage, it's around 1,200 to 1,500. Depende sa location. Kung medyo maganda yung location nyo, malapit sa mall, malapit sa market, o sa church, o sa school, mas mataas ang presyo ng bahay. So, ang average, mga nasa 200,000 to 280,000 yung average sa bahay. Pero yung mga bagong bahay na dito, abot na ng 300,000 pataas. So, mga mortgage mo nun, nasa 2,500 siguro a month pataas. At mas mataas ang property tax kapag mas mahal yung bahay. So, lagi yung natandaan, yung na ang bahay is, ano siya, liability. Marami kasi sa atin, akala pag bumili ng malaking bahay, asset na yun. Nagkakaroon siya ng home equity. Pero hanggat hindi siya nag-generate ng income para sa'yo, liability pa rin yun. May monthly kang babayaran, kaya ngayon mortgage na tatawag, diba? Ang mortgage is lifetime payment. Yun ang ibig sabihin nun. Tapos, pag bumili ka ng bahay, consider nyo rin, bukod pa yung expenses ninyo sa utilities, sa hydro, ano pa, internet, cable,
So, yun pa yung mga additional expenses. Bukod dun sa grocery ninyo, sa gas, ng sasakyan, car loan. So, mas maganda kung sa umpisa, bigyan kayo ng bahay na hindi ganong kamahalan. Yung close lang dun sa rent. Kasi nga naman, pag nag-rent ka sa kabuli ng bahay, konti lang yung difference ng mortgage ng rent, ng bahay sa rent. So, yun nga lang, kailangan nyo muna mag-ipon at mag-build ng credit score. So, ideally, palagpas muna kayo ng at least 1 to 3 years. Mag-ipon muna kayo. Sa pagbili naman ng sasakyan, ang sasakyan kasi ito is necessity. So, nasa inyo yun kung bibili kayo ng used o brand new. Kung meron naman kayong kakilala na mekaniko, mas maganda kung bibili kayo ng used rather than brand new. Kasi sa brand new, within 1 year, mag-depreciate ng 20 to 30% ang value ng sasakyan. Ang advantage nga lang sa brand new, yung maintenance nun, under warranty. Saka medyo kampante ka na, syempre bago yung sasakyan, na hindi ito masira. Sa used naman, kung bibili kayo ng used, yun nga, magsama kayong mekaniko sa dealership, pakita nyo sa mekaniko yung makina. At pinaka-importante, isakay nyo siya at isama nyo sa test drive yung mekaniko.